Magandang hapon mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Barangay Santolan kung saan nandito ang buong team ng Giting ng Pasig. At dito nga ay nag-house to house sila. Mamaya ay magkakaroon din ng konting pagpupulong o focus dito sa lugar na ito. Talaga naman napansin natin dito sa lugar ng Barangay Santolan na ito ay napakarami ng mga tao na naghahantay kay Mayor Vico Soto. So ayan, at ayan, ito natin, masasaya mga tao ngayon dito. Ayan ha, ito nyo, nagsasayawan pa sila. Yung mga followers ni Engineer Buboy Agustin na tumatakbo ng City Councilor dito sa lugar. Ayan ha, so live nga natin kinocover naganapan dito. At ayan, masasaya itong mga staff ni Engineer Buboy Agustin. Panoorin natin sila mga kaibigan. At ang nakakatawa nga, panoorin na tubod ng sasaya nga. So, andito na rin si Mayor Vico Soto sa banda rito. Andito na nga at kompleto na rin ang Giting ng Pasig dito, District 2. Nakita ko na rin dito si King Cruz na tumatakbo ng City Councilor dito sa lugar na ito. So, mga kaibigan, andito sa lugar na ito si Mayor Vico Soto. Ayan. So, andyan si Mayor Vico Soto. At talagang tuwa na nga yung mga taga rito nang makita siya at ayan, nagpapapicture na nga sa kanya. Okay. So, ayan, makikita natin mga tao dito ay marami. At tuwang-tuwa nga nang makita ang buong team dito ng Giting ng Pasig. Okay. So, live nga natin na kinocover ito at pakishare mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa Barangay Santolan. So, mga kaibigan, nandito nga tayo ngayon sa Masikap Street kung saan nandito nga si Mayor Vico Soto na talagang tuwang-tuwa ang mga taga rito nang talagang makita nila si Mayor Vico Soto. Ayan. So, ayan o. Okay. So, ang dami ng tao sa kasalukuyan. Sa mamaya nga ay mapapakinggan natin ang mga tao dito. Yung mga malapit ay. So, masayang masasaya. Yung mga tao ngayon nagpapayawan ito. Masasaya ngayon mga tao ngayon dito. So, nandito lang sa likuran natin si Mayor Vico Soto at kasunod nga natin. Andun nga sa bandang itaas si Mayor Vico Soto. Pasig for 2022. Tambuming ng
isang tulang yung inabasa natin. Mayway Bimbo Summer! Maganda-maganda umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo atras lang tayo ng konti dito. Yung mga nandiyan sa taas, halina po kayo. Maya-maya po ng konti ay tayo magsisimula na sa ating talakayan. Paalala ko lamang po, lahat po nang nandito sa talakayan, magsuot po ng face mask. Yung mga bata walang face mask, pagsuyo na lang po. Yung mga kapatid yung walang face mask, pakikalabit na lang po. Maraming salamat po. Inuulit ko po, pakikalabit po ang mga kapatid yung walang face mask. Yung mga nasa talakayang walang face mask, pakisuyo na lang po. Pasuot po ng ating mga face mask, maraming salamat po. Ayan, nakita natin, ang dami talaga ng mga tao ngayon dito sa Barangay Santolan. So, andito na rin si Miss Angelo de Leon. At ang mga bala lang sa kanyang sa mga picture ng mga tao sa kanyang. Ito nga si Miss Angelo de Leon. Sir. Yung nasa gilid po, pasuyo na lang kung yung nandito. Wala pong bata dyan. Alis po tayo dyan kasi nandyan po yung aming sound system. Baka mahila po yung plug. Salamat po. Marami talagang tao na nakikinig. No? Marami at naglabasa. Lahat yung meron taking pictures sa mga kagiting ng Pasig. Pag mag-upload po kayo sa social media, pakigamit na lang po ang hashtag Giting ng Pasig. Pakishare ang live video natin. At nandito nga tayo ngayon sa Barangay Santolan. Nandito tayo. Masasaya ng mga tao. Ayan, mga kaibigan, talaga naubod ng saya ngayon dito sa lugar ng Barangay Santolan kung saan nga ng kung saan dumating nga si Mayor Vico Soto. Talaga naman naglabasa ng mga tao, talagang sabik na mga makapagpa-picture sa kanya. Maganda-maganda ang hapon po sa mga taga-Barangay Santolan. Yung mga nasa dulo, halina po kayo. Yung
magsisimula na po ang ating talangian kasama ang buong hiling ng Pasig. Ito po ay nakikiusap sa mga nanay na may dalang bata. Pakilagyan po ng face mask at yung mga katabi niyo po walang face mask. Salamat po. Okay. So napakarami talaga ng mga tao ngayon dito sa lugar na ito. Ayan. Afternoon po sa inyo. Pangasiya, Ponsi Maru Martarez. So, may kasama ka na ngayon, ha? Ito si Ponsi Yoyong Martirek na talaga mag-full support sa kanyang anak na si Marun Martirek. So mamaya ay mapapakinggan natin ang kanilang mga sasabihin. Ayan, si Ponsi Marun Martirek. Ito nagpapapicture na rin sa kanya ang mga taga rito. Ngayon ka na din po, pababa, magagaling sa taas ang ating Vice Mayor, Dr. Jaworski! Dumating na rin si Vice Mayor, Dudut Jaworski, na tumatakbo naman ng Vice Mayor na dito sa lungsod ng Pasig ng District 2. Ano? Nangalusin na Pasig, sorry. I'm sorry. Kasalubungin natin. Ito si Vice Dudut. Nakita na rin natin na po na dumating. Yan. Ito natin talagang na puno itong street na ito. Ayan. Ayan. So, kita niyo pumupuno na dito sa street na ito. Magandang hapon po. Yung mga nandito po sa ating gate para sa talakayan. Muli po, nakikinisan po po. Yung mga walang face mask, pakikalagin po natin. Yung mga bata walang face mask, magalang anak, pakilagin na lang po. Maraming maraming salamat. At tayo po ay magsisimula na. Yung mga bata ko, yung mga nanay na may kasamang anak, pakilagay na lang po ng face mask. Kung tayo po ay makikinig sa talakayan, maraming maraming salamat. Oo, hindi na kasi makikinig. Pagkakulong po ako makikinusap dahil medyo tumataas po yung face natin sa COVID na nandali nag-inig po tayo lahat. Dahil dikit-dikit tayo. Okay po? Andun nga sa bandang dulo si Mayor Vico Soto at doon ay talagang nakikipagkamustahan sa mga tao. Mag-face mask po kayo dahil parang wala akong panlasa. Charot! Ewan ko na, hindi mag-face mask ko. Habang hindi pa lang sisimula magpa-selfie na kayo. Gawin na ba natin yan? Okay, medyo tumulit na dito at
process ng atras-atras tayo ng konti mga ate, mga kuya. At tayo po ay magsisimula na medyo logan lang po natin ng konti ito. Bigay natin itong space na para sa ating mga kabitig ng pasi. Maganda-maganda mga kumpo sa inyong lahat. Ngayon po, nandito mismo sa barangay ninyo at sa lugar ninyo, ang buong giting ng Pasig. Ipapakilala ko po sa inyo ang mga pinagkatiwalaan ng ating Mayor Vico Soto, ang buong giting ng Pasig. Ang una ko po ipapakilala sa inyo, siya po ay kasalukuyang kagawad ng barangay Santa Lucia. Para sa servisyon may check sa puso, giting ng Pasig, palakpakan po natin. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa napakainit po ninyong pagtanggap. Ako po si Maro Martires. Ako po tatay ko si Loyong Martires. Pero bago ko ituloy, palapakan po natin. May kasamang sigawan, Vice Mayor Toto Jolosmi! Ayan. Maraming salamat at ayan, medyo, kahit medyo mainit, ano? Andito po tayong lahat. Siyempre, andito rin po kami para magpaliwanag ng mga programa at plataforma po sa inyo at kung bakit po kami ihingi ng inyong tiwala at suporta para sa darating na eleksyon sa Mayo at Nuwebe. Ayan. Mali po, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Okay. Sige, samahan niyo muna ako. Kung alam niyo yung itatanong sa akin, samahan niyo po ako. Itanong niyo sa akin kung sino ang aking mahal. Itanong nyo sa akin, Dino! Sagot ko di magtatagal. Dino! Sabay-sabay mo tayo. Ikaw ang aking mahal, ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aking tunay na nararamdaman. Medyo pang painitan ng konti. Kahit sobrang init na. Sige po. Bago ko simulan. Ayan. Narinig po ba ako dyan? Narinig po ba ako sa likod? Pwede bang makarinig ng sigawan sa inyo kung narinig ko kami dyan? Ayan. Maraming salamat pa muli po. Ako po si Consi Maro Martires. M-A-R-O Martires. Nandito po tayo ngayong hapon dahil tumitindig at naniniwala po tayo sa gobyerno na ipinapakilala ni Mayor Vico Soto. Yung gobyerno na hiwalay ang serbisyo publiko at ang politika. Ibig sabihin, wala nang palakasan, wala na pong kulay kung sino man ang inyong susuportahan, wala rin pong problema, makakatanggap pa rin po kayo ng serbisyo at benepisyo mula po sa ating pamahalaan. Yung gobyerno na hindi na lang po para sa ilan, kundi gobyerno na po nang para sa lahat. Ganyang klaseng gobyerno ang meron na po tayo ngayon. Palakpakan naman po natin yan. At syempre, yung gobyerno na inuuna po muna ang konsultasyon bago umaksyon. Kailangan laging involved ang taong bayan, hindi ba? Ganyan talaga, hindi basta-basta na lang po tayo gagawa at hindi naman pala shoot sa pangangailangan. Kailangan may konsultasyon po muna. Pero bago ko po ituloy, i-welcome po natin Konsehala Cory Raymundo! At ako po, bilang nag-a-apply na isang konsehal na ang pangunahing trabaho ay gumawa po ng mga ordinansa at resolusyon na kung saan makikinabang ang taong bayan. Ang gusto ko po unang tutukan ay yung access ninyo o nating lahat sa universal healthcare. Unang-una, dapat kapag may pasigenyo na mauospital at siya po ay nangangailangan dito sa mga pampublikong ospital natin, Child's Hope man yan,
or PCGH, dapat paglabas niya, wala na po siyang babayaran. Pero, bukod dyan, wala na dapat siyang kailangan pang politikong lapitan. At wala na rin siyang dapat ipakita. Kailangan mapatunayan lang na siya ay Pasigueño at siya ay nangangailangan, automatic wala na siyang babayaran. Pangalawa, nangyayari na po kasi yan. Sa katunayan, pag bumababa po ako sa mga focus at ako po'y nagsasalita, binabanggit ko yan. Proyekto na po yan ni Mayor Vico. No balance billing po ang tawag dyan. May nagsabi sa akin, Konsi, nangyari na po yan sa akin nung nakaraang linggo lang. Halos 200,000 ang babayaran ko sa PCGH. Siyempre, saan nga naman ang kukuha ng 200,000? Eh kaya nga ako pumunta ng public hospital, hindi ba? Pero, paglabas ko, wala po akong nilapitan. Nagsabi lang po ako na nangangailangan po ako ng tulong. Paglabas po niya, wala po siyang binayaran. Kahit piso. Ganyan na po yung serbisyo na meron tayo. Hindi pa po perfecto, lalo na pagdating po sa Pasig City General Hospital. Kaya po gusto natin tutukan. Pangalawa, may nagme-maintenance po ba sa inyo ng gamot? Yes! Taas po yung kamay ng mga iblat! Ayan, tama si Kuya, may gamot pa talaga. Ang gusto po natin, bukod sa 100% na libre po ang inyong maintenance po ng gamot, ay maproteksyonan po ito ng ordinansa na maibahay-bahay na po natin para hindi na kayo mahirapan o mamamasahe pa. Tita Emma, sir. Papunta ng ating mga health center. Pangatlo, sa mga nagda-dialysis po, kauna-unahan po sa history ng Pasig na napirmahan na po ang PPP or Public-Private Partnership kung saan maitatayo po sa atin ang pinakamalaking mega dialysis center na matitriple ang kapasidad po ng ating lungsod pagdating sa libreng dialysis. Sa ilalim po yan ng gobyerno ulit ng ating mahal na Mayor Vico Soto. Pero, sige, palakpakan po natin para masaya po tayo. Kasi, kapag nakakatanggap po tayo ng ganyang klaseng serbisyo o benepisyo sa ating pamahalaan, inuulit ko, wala po tayong utang na loob sa mga politiko. Wala po tayong utang na loob kahit kanino, dahil pera din po ng taong bayan ang gagamitin dyan. Pera din po nating lahat yan. Ibig sabihin, tuwing may election rin po na ganito, malaya pa rin po kayo kung sino ang inyong susuportahan, sino ang gusto ninyong pakinggan, at sino ang gusto ninyong pagkatiwalaan. Karapatan pa rin po natin na magkaroon ng serbisyo o benepisyo mula sa ating pamahalaan. Ganyang gobyerno na po ang pinapakita sa atin ni Mayor Vico. Yung gobyerno na papunta na po sa maayos. Yung gobyerno na hindi na po tayo ibabaon sa utang na loob. At yung gobyerno na handa nang ipamana sa ating pong mga anak, sa ating mga apo, o yung tinatawag po na susunod na henerasyon. Huwag niyo pong tingnan itong eleksyon na to na parang tungkol lang sa aming mga politiko. Yung eleksyon po sa May 9, hindi lang po ito tungkol sa mga tatakbo. Tungkol po ito sa ating lahat. Kung ano ang mangyayari sa atin sa loob ng 3 taon o pwedeng sa loob ng 10 taon. Kaya kung boboto po tayo, walang problema ang pakinggan po natin lahat ng kandidato. Pero pag boto natin, konsensya po ang gagamitin natin. Para sigurado yung pagkakatiwalaan po natin, hindi tayo magkakamali. Muli po, ako po si Maro Martires. Tumatakbong konsehal sa ilalim ng giting ng Pasig sa pangunguna ni Mayor Vico Soto. Maro Martires po, hindi po Yoyong Martires ang pangalan ko. Maro Martires, at hindi po Maro Marites ang apelyido namin. Martires po, at number 18 po ako sa inyong mga balota, kumbaga sa dalaga, parang magdedebulan po yan. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat. Huwag po nating nakalimutan. Iboto number 18 sa balota, Konsi Maro Martires. Ang susunod ko mong ipapakilala sa inyo,
Siya po ay kasalukuyang kagawad ng barangay Manggahan. Ang konsel na may kinabukasan, hindi ng Pasig, pero pakanto natin, Constantine Cruz! Magandang magandang hapon, Barangay San Tolan! Magsigawan nga yung mga pamayanan leaders na kasama ko kanina na naglalakad. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nakita ko rin ang grupo po ng Tambuli kay Ate Janet, ang grupo po ng San Tolan Badminton Club. Nandiyan rin sila Ate Ami Gara ng Friends of San Tolan. Sa lahat po ng mga iba-ibang asosasyon na kasama po natin, magandang magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako po si Kim Cruz. Ako ho ang isa ho sa konsehal ho ni Mayor Pico Soto. Natutuwa ho ako yung proseso ho ng pangangampanya ho natin. Yung house to house ho, yun ho yung isa sa pinaka-favorite kong parte. Hindi ho dahil ho nangangampanya ho kami. Hindi ho dahil ho sinusuyo ho namin kayo. Kundi ho dahil nakikita ho namin yung mga sitwasyon ng buhay ho ninyo. Nakikita ho namin yung mga kalagayan ng mga lugar ho ninyo. Nakikita ho namin yung mga istorya ng buhay ho ninyo. At dito ho kami nakakabuo ng mga maaari pa ho namin gawin para ho makatulong dito ho sa Barangay San Tolan. Naaalala ko pa nung panahon ho ng Ulysses, nandyan ho tayo. Kami ho nila Tita Cory, kasama ho yung buong grupo po ni Mayor Vico Soto. Si Tita Cory nagluluto pa ho yan, nagpapakain pa ho yan. Nandyan ho kami, 7 days ho kami. Sabi ni Mayor Vico, ilan kaya yung mga nandun pa sa baba na mga nabahaan pa? Kasi naniniwala tayo doon na hindi lahat nung nandoon sa elementary school, yun lang ho yung mga nabahaan. Kayo ho, ano mong ginawa ni Mayor Vico Soto? Nagbahay-bahay ho dito sa Lower San Tolan para ho maiparamdam sa mga tiga San Tolan na sa panahon ho ng kawalan, nandyan ho si Mayor Vico Soto. Nakakalungkot nga lang ho isipin na sa pangangampanya ho namin, meron hong higila sa'yo, ibubulong. Konsi, alam mo ba, yung kalaban, pinakinggan ko. Ano naman ang masama, napakinggan natin yung kalaban. Maganda nga naman ho yun talaga. Sa totoo lang, pakinggan ho natin sila. Dahil mararamdaman natin yung sinseridad nila, malalaman natin kung totoo ba yung kanilang sinasabi, maaalalaman rin natin yung mga plataforma nila. Pero kasabay ho, nung mga pa-meeting na yon, nalulungkot ho tayo dahil ho sinisiraan pa ho nila si Mayor Vico Soto. Alam mo ninyo, inobserbahan ko ho, yung mga naninira kay Mayor Vico Soto, yun pong mga nagagalit kay Mayor Vico Soto, meron ho silang pagkapare-parehas. Ang pagkapare-parehas ho nila, sila ho yung mga dating kumikickback dati, hindi na ho nakakakickback ngayon. Sila ho yung dating mga namamahala ng pamaskong handog, hindi na ho nakakapamahala ho ngayon dahil ho ang gusto ni Mayor Vico, bahay-bahay, whether kakampi, whether kalaban, binibigyan ng tulong, binibigyan ng pamaskong handog. At yan ho, ang titindigan ho nating muli dito ho sa Barangay San Tolan. Dahil gusto ho natin na magpatuloy ho yung mga ganitong proseso ng pagbabago. Gusto ho natin yung ganitong prinsipyo sa politika kung saan ho yung mga kalaban o kaaway ay binibigyan ho ng tulong galing ho sa ating syudad. Kaya ho sana tulungan ho ninyo kaming matulungan ho kayo. Dito ho sa San Tolan, kailangan ho namin ho kayo kasi meron ho mga nagpapalaganap ng mga fake news patungkol ho sa demolisyon, patungkol ho kung saan-saan. Sa totoo lamang ho, kung masama ho ang ugali ni Mayor Vico Soto, dapat ho hindi ho niya pinopromote yung mga kalaban ho niya sa politika dun sa City Hall. Hindi niya ho pinopromote yung mga nandun sa health center na nangangampanya laban sa kanya dati. Pero ano ho ginawa ho niya? Tinaasan pa ho niya ang sweldo. Ginawa pa ho niyang permanente ang mga ito. Kaya ho sana tayo ho, ang mga tiga-Santolenyo, ang mag-correct ng mga fake news na to. Dahil lalo't higit, kayo ho ang nakakaramdam ng totoong pagbabago dito ho sa San Tolan. Yan ho sa mga
mga tarpaulin ko, meron hong scanning ho dyan. Itapat nyo lang ho yung cellphone ho ninyo. May scanner ho kayo. Lalabas ho doon, sino si Team Cruz? Ano ang nagawa ni Team Cruz sa panahon ng pandemya? Ano ang mga plataforma nila? Ni King Cruz, dahil kailangan ho natin na malaman rin yung mga magagawa ho natin dito sa Santolan. Kaya ho sana itulungan ho ninyo ako na matulungan ho kayo kasama ho ang buong giting ng Pasig. Okay po ba tayo doon? Maraming maraming salamat ho. Ang numero ko po ay number 7. Ano pong number ko? Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po natin kalimutan i-boto sa May 9, number 7 sa balota, Consi Kid Cruz. Ang susunod ko na napakilala sa inyo, ang Anghel ng Pasigueño, Angel ni Diyos sa Konseho, TGIS, Tapat Gawa Ina Servisyo, Duty ng Pasig, para makabuo natin, Consuela Angelou. Maganda. Ay, gulat naman ako sa dami ng tao dyan. Hello po! Magandang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat, Santolan, sa mainit na mainit ninyong pagtanggap sa buong giting ng Pasig. Palakpakan niyo naman sa mainit ninyo! Sobrang nakakataba po kayo ng puso. Hello po sa mga nandun sa taas. Sa lahat po ng mga nabisita namin habang nag-house to house kami, maraming salamat po. Hindi na po ako masyadong magtatagal dahil alam ko naman mas excited kayo marinig si Mayor Vico Soto. Tama ba? Pero sa pagpunta nyo dito, talaga namang kinakataba ng buong puso, ng buong meeting ng Pasig. Pwede ho ba ako magpakilala sa inyo? Alam niyo ho, ako po ay nag-a-apply ng trabaho sa inyo. Ako po ay nag-a-apply bilang maging konsehal ng bayan. At ngayon ho, alam ko naman kalahati. Hello sa Tambuli. Hello po, Ate Janet. Yan, alam ko naman ho, na kalahati ng pagkatao ko'y kilala nila sa magiging artista. Tama po ba? Yung iba, Super Ingo. Yung iba, TGIS. Yung iba din dito, meron ako mga kabatchmates sa Repsi. Meron mga badminton friends. Napanaginip ko na lang po ngayon mag-badminton. Pero dahil ako po ay nag-a-apply sa inyo ng trabaho at nais ko ho na makilala niyo ako ng buong buo at sa maikling oras na meron tayo ngayong hapon na to, nais ko ho magpakilala sa inyo base sa prinsipyo ko sa buhay. Kasi naniniwala ako na prinsipyo pa lang ng isang tao sa buhay, matatansya mo na kung gusto mo siya o ayaw mo siya. Tama po ba? Yan. Kaya ang unang-unang prinsipyo ko matatagpuan sa Bible, sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Inyatan daw ho ang inyong puso dahil ito ang bukal ng buhay. Ako po kasi naniniwala na kung ano yung motibo ng puso mo, yun at yun ang magdidikta ng mga desisyon mo patungo sa destinasyon mo. Mabuti man yan o masama, ikaw lang nakakaalam. Sabi nga sa 8, walang ka, bawal! Ayan. Pangalawa ho, prinsipyo ko sa buhay, ako po naniniwala, mas takot ako sa Diyos kesa sa tao dahil mas makapangyarihan siya sa lahat. Ayan. At ang pangatlong prinsipyo ko po, ito po ay golden rule ng nanay ko sa akin nung ako'y bata pa. Kaya nung nagkaroon din ako ng mga chikiting na mga anak, golden rule na rin ho ito sa bahay namin. Simple lang ang laging sinasabi sa akin ng nanay ko. At tutal, maraming bata dito. Ito ang golden rule ni Ate Angel sa inyo, mga bata. Okay ba yun? Makikinig kayo? Okay. Ang golden rule ni Ate Angel, huwag gagawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa'yo. Okay ba yun? Yan. So yung tatlong bagay na pong yan, yan na po ang mamubuo sa pagkatao ko bilang isang ina, anak, asawa, bilang isang Pasigueña. 12 years na po ako bumubuo ng pamilya dito sa Pasig. Ako po ay taga-barangay San Miguel. At ngayon naman alam ko, marami po sa inyo nakilala ko bilang PG sa TGIS. Tama po ba? Matanong ko, marami pa makababi Angelo dito kahit kung sa buo? Taas ng kamay na makababi Angelo! Ayan, sa makababi Angelo, magkapatawaran na ho tayo, hindi kami nagtatuluyan.
Pagpasensyahan niyo na ho, kanina ho, may nagtatanong sa akin doon, nasan daw si Bobby? Sabi ko, nasa Quezon City, tumatakbo din. Pero dahil ho, alam ko, kinala niyo ako sa TGIS na Thank God It's Sabado. Ngayon ho, sana sa pagtakbo ko bilang konsehal ng bayan, sana ho, hindi na lang Thank God It's Sabado ang suportahan ninyo po sa akin. Sana po ang suportahan ninyo sa akin ay tapat, gawa, ina, servisyo. Ano ho bang ibig sabihin nito? Ako po ay nagnanais ng isang tapat na gobyerno na meron na ho tayo ngayon dahil kay Mayor Vigo. Tama po ba? Yan naman. Kaya pangalawa, isang konsehong marami ang magagawa na may pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina na gustong mag-servisyo sa bawat Pasigueño. Kaya sana naman sa pag-aaray ko sa inyo, sana po matanggap niyo ako bilang konsehal niyo katulad ng pagtanggap ni Mayor Vigo bilang konsehal niya sa Giting ng Pasig. Ngayon ho, dito ba sa Santolan, maraming Marites? Taas ng kamay mga Marites! Martires. Ay, Martires ka ba? Hindi Marites, maligdad na. Talaga ba yun lang ang Marites? Dandali nga, hindi ako naniniwala. Humiga yung mga Marites! Ayan. Kaya ko lang naman ho yun na tanong kasi ibig kong sabihin yan, alam niyo na ho lahat ng nangyari sa buhay ko. Tama po ba? Wala naman ho akong... Sige po, alam mo ho. Wala naman po akong tinago sa inyo noon. Wala rin po akong maitatago sa inyo ngayon. At God willing po, kapag pinaupo niyo po at binoto sa darating na eleksyon, wala po akong balak magtago sa inyo. Okay po ba yun? Ayan. At ngayon po, alam ko naman po na alam niyo na lahat ng nangyari sa buhay ko. Isa rin lang po ang tinitindigan ng isang Angelo de Leon ngayon. Dahil ako po, naniniwala, buong puso ko, naniniwala ako na lahat ng babae may chance ang baguhin ang buhay niya. Kaya sana ho sa darating na eleksyon, mabigyan niyo rin po ako ng chance. At sa tulong ng Diyos, mabigyan natin ng chance ang baguhin ang buhay ng bawat Pasigueño. Ngayon, isa na lang po ang papamemorize ko sa inyo. Ang numero ko sa balota. Alam ba yan? Ano po? Alam niyo ba kung kailan ang eleksyon? Kailan ang eleksyon? May 9, kaya sana ho sa May 9, huwag niyo ho akong kakalimutan. Angelo de Leon ho, maraming salamat po and God bless you sa Santolan. Mabuhay po tayong mga Pasigueño. Maraming salamat. Huwag po natin kalimutan i-boto sa May 9, number 9 sa balota, Konsehal Angelo de Leon. Palapakan naman po natin. Dinigmay ba ako hanggang likod? Okay, at pakiusap lang po ako, pakitingin yung kanan at kaliwa, yung mga walang face mask, pakisabi, pakisur po yung face mask, ano? Maraming salamat po. Ang susunod po na ipapakilala sa inyo, ang chairperson ng Committee ng Education and Gender Development sa Lungsod ng Pasig. Ang konsehal na may puso at talino, Giting ng Pasig, talakbakan po natin, Konsehal Cory Reynoso! Sobra nga ang kapal ng tao, no? Iba kayo, Santolan! Gustong-gusto ko na nandito po maraming tao po nakikinig kapag po merong naglalahan ng iba't-ibang informasyon dito po sa ating bayan, dito po sa ating Pasig. Dahil ang grupo po namin, ang Giting ng Pasig, gusto po namin transparent, bukas sa lahat ng tao, at alam ko ng maraming tao kung ano ang nangyayari sa ating pamahalaan, ano ang nangyayari sa iba't ibang lugar ng ating buong Pasig. Gusto po ninyo yun? Transparent po ang Giting ng Pasig. Walang gustong itago, hindi po magtatago dahil ito, importante po tayo ay nagkakaintindihan. Ako po ang inyong kasalukuyang konsehala, Cory Raymundo. Kilala po po niyo ko? Dahil palagi po ninyo ako pinagtitiwalaan at yan po
kaharapan. Maraming salamat po sa patuloy at saka malaking punong ipagtitiwala na kung ma-report ko naman sa inyo, ang tiwala po ninyo ay aking laging pinangahalagahan. Napakahalaga po sa akin yung tiwala dahil po, dahil sa tiwala na yan, ako po ay committed. Talaga po, yung responsibilidad ko bilang inyong konsehal ay aking po pinapahalagahan. Hindi po nasasayang ang inyong tiwala. Alam po ninyo, tayo dito sa Pasig, napakaswerte. Feeling nyo ba maswerte kayo, mga taga-Pasig? Maswerte po tayo dahil itong mga nakakaraang 20 taon, nagbabago na po ang ating pamahalaan. Nagbabago na po ang sitwasyon natin sa ating mga pamayanan. Nararamdaman po ninyo yun? Ang pagbabago po yun, ano po ba ang dahilan ng pagbabago yan? Dahil nabuksan po ang Pasig City. Naging malaya ang Pasig City mula po noong 2019. At ang dahilan po yan ay pinagtiwalaan po natin ang team ni Mayor Vico Soto at saka po ni Congressman Roman Romulo. Tama po ba yung sinasabi ko? Sa inyo po ba nagkaroon kayo ng pagbabago dahil doon sa 2 taong yun? Lalong-lalo na po kay Mayor Vico Soto. Ngayon ako'y maswerte dahil ako rin po ay pinagtiwalaan nyo at ako po ay isang buhay na saksi kung paano po namuno, kung paano po naggobyerno ang ating Mayor Vico Soto. Dahil dando po ako, ako po ay miyembro ng Sangguniang Panglungsod at nakikipagtrabaho para po amin pong magawa yung amin pong mga pinangako para sa inyo. Alam po ninyo, bilang isang konsehal, ang trabaho po namin ay magsulat po ng ordinansa at saka mga resolusyon para po sa mga aspeto ng buhay ng ating mga residente na ang amin pong talagang layunin ay maitaas po ang antas ng buhay. Lahat po ng aspeto, pag-aaral, pamamahay, pagkain, trabaho, at iba-iba pa. Ako po bilang konsehal ninyo, ang aking po pinangungunahang komite ay komite ng edukasyon. Importante po ba sa inyo ang edukasyon ng ating mga bata? Okay! Taas po ang kamay kung ang edukasyon po ay mahalaga sa inyo. Lahat po tayo, di po ba? Kaya yan po ang lagi kong pinipiling komite. Dahil ako po ngayon ay isang educator, ako po ay naging profesora sa UP Diliman. Ang huli ko pong trabaho sa University of the Philippines ay bilang Vice Chancellor for Academic Affairs. Ibig sabihin po doon, ako po ang nakangasiwa sa curriculum at saka po sa mga faculty ng UP Diliman. Pagkatapos ko po doon, ako naman po ay naging pangulo ng ating pong pamantasan ng lungsod ng Pasig. Alam po ba niyo yung PLP? Yes, yun po ang ating pampublikong paaralan, university, pamantasan, para po magbigyan ng pagkakataon na makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng degree ang ating pong mga kabataan. Diyan ko po ginamit ang aking kasanayan, ang aking pong mga eksperyensya sa pagpapatakbo po ng paaralan. At mamaya po, marinig po ninyo kay Congressman Romulo kung ano po yung mga batas na ginawa niya at naging inilapat naman po natin, pinatupad natin sa ating PLP. Ang isang napaka-importante doon po, libre na ang PLP. Wala ng tuition na binabayaran ang ating mga batang nag-aaral sa PLP. Kaya mga taga-Santolan, sana tignan po ninyo ang ating PLP para po mas marami kayo
kolehiyo. Wala na po bayad doon. Ang tuition, meron pa po yung allowance. Ang bawat batang nag-aaral sa PLP ay may allowance na 500 pesos buwan-buwan. Yes po. Kaya, pangarapin po natin na ating mga anak po ay makatapos ng pag-aaral. Dahil iba na po, iba po talaga pag ang isang pamilya ay may nakatapos ng pag-aaral. At alam po ninyo, swerte din ako dahil ako po ay isang buhay na saksi kung paano po mag-gobyerno ang isang batang-bata mahusay at maganda ang kalooban na mayor, ang ating pong Mayor Vico Soto. Yes! Si Kuya, nakakatuwa, nagdadaan lang, nag-chill pa. Alam po ninyo si Mayor Soto, Mayor Vico, di ba? Sabihin niyo sa akin kung palakpak kayo, kung payag kayo ha, si Vico Soto ay bata. Si Vico Soto ay magaling. Si Vico po ay marunong magmahal ng Pasigueño at bata. Si Vico Soto ay pogi. Iba yan? Pag pogi, iba yung palakpakan. Sa lahat ng inyong tinuran. Si Vico, alam niyo po, huwag natin bitawan si Mayor Vico. Ipaglaban po natin siya. Sapagkat siya po ngayon ang simbolo ng magandang kinabukasan ng ating pong mga kabataan, ang tinatawag natin ang susunod na generasyon. Ipaglalaban po natin! Sama-sama tayo ng paglaban. Kaya po kami ngayon, ang Giting na Pasig ay narito. Tingnan po ninyo kami. Pakinggan po ninyo ang sinasabi namin. Mapapansin po ninyo na ang aming po mga sinasabi ay lahat. Kompleto. Pag isa-isa ninyo ang aming advokasya, ay ano pa na si Mayo? Nabisto ako ni Mayo. Ang aming po pag pinagsama-sama po ang aming iba't-ibang advokasya, nato na po ang kompletong sangkap, lahat ng sangkap ng pagpapaunlad ng buhay ng isang tao. At yan po sama-sama natin gagawin, dadalhin natin, magka-cooperate po tayo para po sa ating mga kabataan, para po sila ay maging mahusay at tunay na umuunlad na susunod na henerasyon. Okay po? Yes! Naku, ayaw nila makinig sa akin. Nakatingin na kayo kay Mayor. Susubok ko kayo, ha? Kung ano pinapalakpakan nyo kanina. Pero palig ako lahat sa sinabi nyo. Oh. Yes! Ate, ako nga mo. Anyway po, panghuli na lamang po. Ako po bilang inyong konsehal. Ako po ay mayroon pang iba-ibang advokasya at marami na po akong nagawang mga ordinansa na maaaring hindi nyo alam pero nararamdaman na ninyo kung ano po ang naging epekto. Yes! Ako po, isa ko pa pong advokasya ay ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao, lalo na sa iba't ibang kasarian ng ating pumipunan. Ayaw na ayaw ko po. Ito po ay nakuha ko rin kay Mayor Vico. Ayaw na ayaw ko po na may mga aping tao. Di po ba? Hindi po makatarungan na tayo po ay tumitig sa iba samantalang pinababayaan namin naman natin ang iba. Kaya mga kaibigan, bilang pagtatapos, ako po si Cory Raymundo, ang numero ko po sa balota ay... Saan nyo nga ba sa yun? Di ba dito? Ang lino ng mata niyo, basag-basa niyo yung 22 sa likod ko. Maraming salamat po. Sana nga po, ang buong meeting po ay itaas natin sa Mayo 9. Po! Maasahan!
salamat. Huwag po natin kalimutan i-boto muli. Ayan nga mga kaibigan at napakinggan nga natin ang sinabi ng apat na city councilor ng District 2 na katikip nga ni Mayor Vito Soto sa meeting ng Pasig ano, at napakinggan natin si Maru Martarez, si King Cruz, Miss Angelo De Leon at si Consihala Noreen Raimondo. Sa mga kaibigan, hanggang dito na lang muna itong live video natin at maraming salamat sa lahat ng nanonood dito sa Pasig News.